Wow! Ang lakas din naman ng loob mo para pumunta dito ha, bungad ni Maria kay Doña Lara. Ang kapal din naman ng mukha mo para pagbawalan ako na pumasok sa loob mismo ng opisina ng anak ko, ika ng ginang. Talaga? Bakit? Nandyan ba sa loob ang anak mo para dalawin mo siya? Di ba dapat sa hospital ang punta mo? Sagot ni Maria. Natamemi naman ang ginang dahil wala siyang mahagilap na sagot kung bakit nga ba siya pumunta doon. Wala kang pakialam. Ako muna ang mamahala habang walang anak ko, sagot nito. Kung papayag ako, sagot ni Maria. Hampas lupa, anong tingin mo sa sarili mo? Ni hindi ka nga nag-aral, tapos ikaw ang mamahala dito? Pang-iinsulto nito. Oh, really? Bakit? Kilala mo ba ako? Baka gusto mong isampal ko pa sa iyo ang mga diploma ko. O baka naman ikaw walang pinag-aralan based on your act. Diin na sagot ni Maria. Napahiya naman ang Donya sa sinabi ni Maria dahil hanggang grade 6 lang siya dahil kapos din sa pera ang pamilya kaya naging katulong din siya bago nakapag-asawa ng mayaman. Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan, hampas lupa! Ika ulit ng ginang. Wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Kung gusto mong pumasok sa loob, pwes, mamuti ang mata mo maghintay hanggang gagaling ang asawa ko. At kung yun ay papasukin ka niya para lang manguha ng yaman niya. Bye, I have something to do and I need to take care of my husband, paalam ni Maria. Guard, be alert, okay? Bili ni Maria at umalis na ito. Pinagtitinginan naman ng andon si Doña Lara na sobrang kahihiyan ang napala nito at yun ay hindi niya tanggap. Narating agad ni Maria ang St. Luke. Agad siyang dumiretso sa room ng asawa. Kamusta na po siya? Tanong niya sa nurse na binili niya na magbantay. Stable pa rin po ma'am ang lagay niya, sagot ng nurse. Okay, salamat ha. Sige, ako nang bahala sa kanya, ika ni Maria at umalis na din ang nurse. Nilapitan naman niya si Marco at hinihimas ang gwapong mukha nito. Gising ka na please. Miss na kita, may fake hobby. Wala akong kakulitan. Please, ani ni Maria. Dahil napuyat at pagod si Maria, nakatulog ito sa gilid ng kama ng asawa na hawak pa rin ito ang kamay. Unti-unti namang dumilat si Marco, ngunit madilim pa ang kanyang nakikita. Kaya pumikit ulit ito at dumilat uli hanggang sa maliwanag na ang kanyang nakikita. Nilingon niya agad ang babae na nakayuko sa kanyang gilid at hawak pa nito ang kamay. Tinititigan nito ang maamong mukha ng babae. Nagising naman bigla si Maria dahil alam niyang may tumitingin sa kanya. Pagdilat niya, gwapong mukha ng asawa niya ang kanyang nakita. Gising ka na? Tanong agad ni Maria. Ay hindi, eto nakapikit pa ako. Pilosopong sagot ni Marco. Sandali, tatawag ako ng doktor para sabihin na tuluyan ka na. Ay, tingnan ka pala, sagot din ni Maria. Ngunit di pa ito nakatayo at hinawakan ni Marco ang kamay nito. Wag na, my lovely wife. Okay na ako, basta nakikita kita. Ika ni Marco at nakangiti pa ito. Asus, ginagawa mo pa akong energy drink. Nax ang fake hobby ko talaga. Impakto, pagbibiro din ni Maria. Wow, nagsalita naman ang anghel ng mga bungangera, ika ni Marco. Tatawag na nga lang ako ng doktor para turukan ka ng pampatulog para hindi ka na magising, ani ni Maria na napipiko na. Hahaha, halika nga dito, hug mo na lang ako para gumaling ako agad para makabuo na tayo. Pinamulahan naman ang mukha si Maria sa sinabi ni Marco. Anong makabuo? Bugbog gusto mo? Ani ni Maria. Hahaha, ang sama talaga ng isip nito. Advance lagi. Bakit di ka kumuha ng attorney para magamit mo? Ika ni Marco. Hahaha, tapos na. Ako pa. Ika ni Maria pero dinaan sa biro. Ano? Sagot ni Marco. Sabi ko, tapos na akong nag-aral in my dreams. Paglilihis ni Maria. Kinabig naman siya ni Marco papalapit sa kanya at siniil niya ito ng matamis na halik.
nang biglang bumukas ang pinto. Napaningon naman si Maria at Marco sa pintuan kung sino ang dumating. Oh, sorry, nakangiting paumanhin ni Harold sa dalawa. Ah, okay lang, Doc. Pasok. Sagot ni Maria na pinandilatan niya ito. Ma'am, baka po mapagod si Sir pagbibiro ni Harold. Che, pag di mo ako titigilan, ikaw na talaga ang tuturukan ko. Pabulong ni Maria. Ah, sabi ko nga, check ko na po si Sir, Ma'am. Sagot ni Harold. Mabuti pa, baka ikaw ang pahihigain ko dyan. Ika ni Maria na narinig naman ni Marco. What did you say, Maria? Tanong ni Marco. Ah, I said, pahihigain ko siya sa tabi mo hanggat di ka gagaling, palusot ni Maria. Bakit? Magkakilala ba kayo? Tanong ni Marco. No, sagot agad ni Maria. Ang galing talaga mang uto, pasaring ni Harold. Ano? Sino? Tanong ulit ni Marco. Ah, yung asawa ng pasyente ko, sir, nakangiting sagot ni Harold. Aw, natuto na ding magsinungaling, pasaring naman ni Maria. May sinabi ka ba, my lovely wife? Mahinahon na tanong ni Marco. Ay, ang sweet naman ng tawagan, kabaliktaran sa ugali ng maldita, pasaring ulit ni Harold. Ha? Ano? Naguguluhang tanong ni Marco dahil parang kanina pa nagpapasaringgan ang dalawang kasama nito. Ah, hayaan mo na yon, hubby fake. Baka walang naging girlfriend si Sir Harold noon. Kaya niya nasabi, ika ni Maria. Oo, dahil sa totoo lang wala pa itong naging girlfriend dahil pihikan nito sa mga babae. Ouch! Nagsalita ang nagkaroon, ani ni Harold ulit. Ano? Tanong ulit ni Marco. Ah, wala sir. Sabi ko, sana magkaroon ako ng girlfriend na gaya ng asawa mo na magaling sumagot, magpalusot, sinungaling, maganda, bungangera at nag-iisang tagapagmana ng pambibitin ni Harold. Yes, I know her. Nakangiting sagot ni Harold at tumingin kay Maria na nakayuko. You know her? Kunot noong tanong ulit ni Marco. Ah, yes! Yesterday, nakilala ko siya noong nasa ER ka pa. Agaw sagot ni Maria kay Marco. Ah, Doc, baka marami ka pang pasyente. Daldal ka ng daldal dyan, eh sinisiraan mo naman ako sa asawa ko. Sabay irap kay Harold para isang dulas lang nito booking siya sa asawa. Hehehe, biro lang sir, mabait po si ma'am. Noon tulog ka pa, andito yan nagbabantay sa'yo. Ika ni Harold at nagpaalam na ito. Lapit ka nga dito, utos ni Marco sa kanyang asawa. Lumapit naman si Maria sa asawa. Bakit, may kailangan ka? Tanong ni Maria at umupo sa tabi ng asawa. Wala, namiss kita. Akala ko mamamatay na ako noon, sabi ni Marco at hawak-hawak ang kamay ni Maria. Asus, ganun? Hehehe, miss din kita, hubby fake, sagot ni Maria at hinimas nito ang pisngi ng asawa. Really, namiss mo din ako? Tanong ni Marco. Opo sir, dahil wala akong kakulitan. Sila lang o, yung mga nagbabasa, nakangiti pang sagot ni Maria. Ha? Anong nagbabasa? Kunot noong tanong ni Marco. Hehehe, biro lang may hubby fake. Siya nga pala, may surprise ako sa'yo. Masayang pagbabalita ni Maria kay Marco. Talaga? Ano naman yun? Tanong ni Marco. Kinuha naman ni Maria ang envelope sa ibabaw ng kanyang bag. Here! Sabay abot sa asawa. Ano ito? Kunot noong tanong ni Marco. Open it! Nakangiting sagot ni Maria. Dahan-dahan namang binuksan ni Marco ang envelope at nanaki ang kanyang mata sa nakita. Palipat-lipat ang tingin niya sa papers at kay Maria na nakangiti sa kanyang hindi siya makapaniwala na natupad din ang isa sa mga gusto niya. Paano nangyari na pumirma ang anak ng tagapagmana ng Vasquez? Nagtatakang tanong ni Marco. It's simple. Nag-usap kami about that. Then we have a deal. Kaya yan, nakangiting sagot ni Maria. You mean nagkita kayo? Nasa ibang bansa siya. I want to talk to her and to say thank you. Para namang sinundot ang puso ni Maria sa sinabi ng asawa nito na gusto niya itong makita. Ano? Nag-vacation lang siya for one day. Kaya yun nagkita kami.
You know, Hubby Fake, she's very simple at ang bait pa niya. Hindi siya mapagmataas na tao, sabi ni Maria dito. Thank you a lot, my lovely wife. Ang saya ko sa surprise mo. At kinabig niyang bigla si Maria at hinalikan. Gumanti din si Maria dahil miss na din niya ang halik ng asawa. Si Maria na ang unang bumitaw sa asawa habol hininga ito. Ikaw talaga, pagaling ka muna, baka mabinat ka pa, ika ni Maria. Kung sa'yo ako mabibinat, okay lang, sagot ni Marco. Tumigil ka nga, ano, gutom ka na ba? Anong gusto mong kainin? Tanong ni Maria. Siya namang dating ni Clemmy na may dalang pagkain. Hi sweetheart, bati agad ni Clemmy at sabay lapit kay Marco. Oh, sira ba ang pintuan at di ka man lang marunong kumatok? Tanong ni Maria kay Clemmy. Wala ka na doon, sino ka ba? Ika ni Clemmy. Hey, sino ako? Gusto mo magpakilala pa ako? Okay, I'm Mrs. Maria Zamora at ang asawa ko ang nilalandi mo, Linta. Oh, sasabihin na lang natin, tuko ka, mas malaki at makapal ang balat gaya mo. Ang kapal mo, baka ikang makapal ang muka, sagot ni Clemmy. Oh, talaga? Wag na wag mong mahahalikan yung asawa ko. Baka malasan pa yan dahil sa kamandag ng bunganga mo, ani ni Maria. Clemmy, umalis ka na. I don't need you here, pagtataboy ni Marco. But sweetheart, I want to be with you. I miss you so much. Namiss kita. Nami ni baby. Ika ni Clemmy na nagkunwaring nahihilo pa ito. Siya namang pasok ni Harold. Oh, may bisita pala kayo, tanong ni Harold. Hindi yan bisita, bisita yan. Oh, nahihilo daw siya. Sakto dok, paki-check up naman. Baka makunan, utos ni Maria na kinabigla naman ni Clemmy. No, I'm okay now. I have my personal doctor, sagot agad nito dahil baka mabuking ito na hindi buntis ang impakta. I see, okay. Tell your doctor na turukan ka ng 10 anesthesia para di ka makaramdam ng tuluyan, ika ni Maria. Clemmy, umalis ka na dito, utos ni Marco. Oh, bingi ka ba? Baka gusto mo ulit si Doc para check upin ka, ika ni Maria. Gigil na gigil si Clemmy na umalis. Hey, etong dala mong pagkain, sayo na, baka may lason pa, pahabol ni Maria. Magbabayad ka sa mga ginagawa mo sa akin, ika ni Clemmy. Agad na tinawagan ni Clemmy ang kanyang doktor. Yes, napatawag ka? Tanong ni Exodus. Gusto kong mabuntis, diretsang sagot ni Clemmy. Wow, pag-usapan natin yan, sagot naman ni Exodus kay Clemmy. Tingnan lang natin, Maria, kung saan ka pupulutin kung mapatunayan ko na buntis talaga ako. Hindi pwedeng ikaw ang makinabang sa mga pinaghirapan ko, saad ni Clemmy sa sarili habang papunta sa klinik ng doktor nito. Habang sa mansyon naman ng mga Zamora, galit na galit si Doña Lara. Kung kailangan kong mag-hire ng mga tauhan para mawala ka lang sa landas ko, hampas lupa, gagawin ko. I need to know kung anong pagkatao mo, muchacha. Kailangan ko ng marriage contract. Naisipan naman na dalawin ni Doña Lara si Marco, kaya nagtuloy ito sa St. Luke. Nagmamadali itong nagtungo sa loob ng hindi napansin na may nabangga na pala ito. Ouch! Daing nilang dalawa na nakabangga, ngunit pareha silang nagulat. Sino kayang nabangga ni Doña Lara? Abangan natin ang susunod na kabanata.